Siguro ako yung ano, pinipilit kaming dalin ng nanay ko sa mall na apat kami, na siya lang yung mag-isa. Kaya ako siya favorite kasi later on, nung tumanda ka doon mo na naiintindihan yung ano, yung sacrifice ng magulang mo. Para lang maging masaya ka. Para lang mapangiti ka kahit isang araw, di ba? Kasi grabe yung biyahe papunta ng SM South Mall noon mula dun sa amin. Ang dadaanan mo talagang dilubyo. Tapos parang alam ko dalawang jeep yung sasakyan mo noon kasi wala pa yung mga daan ngayon na mabilis papunta ron eh. Nandun kami, hindi namin nabibili lahat ng gusto naming mga laruan. Pero nung dinala niya lang kami sa isang bentahan ng mga laruan doon, sobrang saya na namin eh. Kumbaga parang ako, every time na may binibili akong mga something para kay kidlat, parang binibili ko na rin siya para sa sarili ko eh. Kasi yun yung bagay na alam kong gustong gusto ko na magkaroon ako nung bata ko. Kumbaga sa ano, may biruan nga kami rito, endgame na si kidlat sa mga laruan eh. Kasi yung mga laruan na ano eh, kahit hindi pa niya malaro, meron na siya. Diba? So ako, yun yung pinaka-paborito ko na hanggang ngayon, daladala ko. And ayun, maraming salamat sa nanay at tatay ko sa pagpaparamdam ng ganong klaseng pagmamahal na ngayon. Nagagawa ko rin para kay kidlat. Pero siguro, ngayong bata siya, saka lang namin yung ganun eh, yung parang binibigay mo lahat ng laruan. Pero pag nagka-utak na siya, syempre hindi mo pwedeng ibigay ng ibigay lahat ng gusto eh. Diba? Ikaw pa? Hindi, pero itatry nating i-work out yung love na. Itry mo! Hindi, ikaw nga nagsabi na ikaw ang bili ng bili eh. Pero kasi ngayon, bata pa naman siya, baby pa. Pero pag nagkamuwang na siya, feeling ko that yun yung kailangan nating anuhin na hindi lahat ng gusto niya ay makukuha niya. Kailangan, sige, maglinis ka muna or magbasa ka muna ng book mo or whatsoever bago ka bigyan ng ganito. Parang ganun. Para siyang may reward, gagawin mong reward yung mga toys niya. Pero ako naman, sa akin, ang pinaka-favorite na memories ko nung bata ako, na sobrang laki nang natulong sa akin. Kasi may business kami dati. So, ginagawa nila akong nagtitinda ako, nagkakahera ako minsan. So, dati para sa akin laro yun, hindi parang work. Kasi sinasama lang ako, tapos kuwari katabi ko yung pinakakahera, tapos parang paano manukle, ganyan-ganyan. Na hindi ko namamalayan, ang laking impact pala nun sa akin. Kaya ngayon siguro tumanda ako, negosyo rin ang ginagawa ko. Kasi nung bata pa lang ako, minulat na ako. So yun din yung sigurong gagawin ko kay kidlat na isasama-sama ko. Akala niya laro, pero balang araw ma-realize niya, ito pala yun, ito pala yung ginagawa ko dati. Ako 10-20 talaga ang favorite ko. As in, ako ang mother. Kaya kong isave ang 10. Wow! Ako bangsak eh. Saka mga pellet gun na ano eh. Nabulan mga magtotropa kayo. Bangsak, patintero, basketball. Ako 10-20 talaga lahat. Chinese garter. Lahat ng ano, lahat ng about talon-talon. Oh, yun talaga. Yun yung gusto ko. Hindi ko alam kung bakit. Ngayon tinry ko mag 10-20. Hindi ko na kaya. Ako siguro spontaneous. Kasi dati, bibilin ko to, puntahan ko to, alis ako. Parang ang decision ko nun, agad-agaran. Ngayon, meron na akong kailangan i-consider. Aalis ba ako ng ganito kasi yung anak ko, ganyan-ganyan. Bibilin ko ba to? Parang hindi ko naman, hindi man namin kailangan, hindi ko kailangan. Ako, ano, dati, masaya. Ngayon kasi mas masaya. Pero dati, umaga, dati na, nung wala naman si kidnat, masaya naman tayo, di ba? Oo naman, oo naman. Masaya naman kami. Mas iba lang yung saya ngayon. Mas masaya lang talaga. Saka meron na kaming parang meron na tayo talaga na ano, isang bata na tayong dalawa yung ano, yung responsable dun sa magiging kinabukasan ng bata na yon, 'di ba? So parang napaka-importante ng magiging role nating dalawa sa mga susunod na taon sa buhay ng yun, ano, batang tulog dun sa taas. Wala akong masyadong pinalitan sa vlog ko. Ang mga ginagawa ko naman dati eh, yung normal lang na routine ko sa buhay, nadagdagan lang talaga siya ngayon na ayan, pinapakita ko na yung journey ko as a mom. So si Cong, ito ang ano, bigla-biglang may papakukon na. So siguro ikaw ang pinaka nag-adjust talaga na may anak na tayo. Para mapanood niya balang araw eh, ano bang klaseng tatay yung tatay niya. Kasi isa yun sa wini-wish ko nung bata ako, sa totoo lang. Hindi lahat tayo galing sa mayamang pamilya, kaya hindi lahat tayo merong video nung bata natin. It is something na hanggang ngayon, tinatanong ko sa mga kamag-anak namin, na how I wish kahit 10 seconds lang of anong klaseng bata ako.
Sana meron. Meron akong pictures. Pero ano ko as a bata? Ano ako nung... Gusto ko makakita nung gumagalaw akong bata. Something na na-curious ako na wala akong kahit na anong hawak na gano'n. Nagusto ko hindi siya. Hindi pa kasi ata uso noon eh. Meron na noon, pero talagang mahal lang talaga siya. Mahal lang. At ang nakikita ko lang meron noon mga time na yun, mga talagang pag may pera talaga. So, yun yung something na... Ayun, makita ni Kidlat balang araw. And sana matuwa siya. Matuwa siya sana sa mga pinaggagawa namin. Sana masaya bumalikan sa namin. Ginagawa namin. 10, 20 years from now, no, makikita niya, oy, ganito pala ako dati. Ganon talaga ako sa kanya. Feeling ko nagawa niya ang Papa Cocon dahil ganun siya as a tatay. Oh, ini-imit ko yung fun. Kasi ganun siya kay Kidlat eh. Sasayawan niya. Fun energy. Kakantahan niya. Yeah, lalaro-laruin niya, ganun na ganun. Kaya niya nabuo. Marami pang bagay na hindi na nakikita sa ano sa camera. Yes. Na kami-kami na lang bibihis sa Kidlat yung ano. Nakakaalam. Nakakakita. Nakakita. Pero 'yun. Talagang 'yun siya si Papa Cocon. And kaya ko rin siya ginawa talaga eh para ano, kumbaga pag wala ako sa tabi niya. May option siya na. Naiingit to kay ano, Miss Rachel kasi pinapanood ni Kidlat. So, look. Toto kong pinapanood niya. Gawa siya ngayon. Pero hindi niya naman pwede panoorin yung vlog ko. Pero, so, parang gumawa. Oo, sarili niya. Pero alam mo ba, ito trivia lang ha. Yung Papa Cocon, merong long version yun. Na yung long version na yun, si Kidlat lang ang nakakakita. Okay. Yun ang laging piniplay kay Kidlat ngayon. At tawang-tawa. Diyos ko po. 16 minutes ata. Ano ba pag minsan makikita niya si Cong, Papa Cocon? Tawag sa kanya. Tawag sa akin. So, pakilike po to kung gusto niyo ilabas ko yung... yung mas mabang version ng Papa. Game ako na ba endgame mo? Oo naman. Bilis na sagot mo. Oo naman. Oh. Alam mo, unang nakita ko palang yung pilantik ng mukha nito. Alam kung saan na endgame ko. Bola yun ang bola. Talagang... Ako? Oo, ikaw na talaga. Unang ano ko palang sa'yo, yung kilig na nakita kita sa 7-Eleven. Talagang... Iba talaga ang ano. Mas lalong tumitindi, syempre, nung nagkakausap, nagkakasama, yung ganyan. Patindi ng patindi. Pasalamat akong binigay ka niya sa akin kasi talagang tayo na talaga. Oo, kasi para yung... sa isa't isa. Wala ka na magagawa. Yung... Kapilita na to. Dahil sa isa't isa, nailabas namin yung mga best version namin, which is yung pinaka lahi kong sinasabi. Na yung partner mo dapat ang ginagawa niyan para sa iyo is binibring out kung yung pinaka highest potential mo bilang tao sa anumang aspeto ng buhay. And din yung pinaka ginawa namin tingin ko para sa isa't isa. Ako ginawa ko para sa kanya and siya ginawa niya para sa akin. So... talaga makakasagot niya na kasi ako isang taon pa lang tayo nung kinukulit na kitang pakasalan ako. So talagang siya ang ano, bakit mo naisip na mag-anak muna bago magpakasal? Ganun. Ako kasi kahit ano eh, basta ikaw, okay ako. Pero ikaw, as nag-decision at nag-propose. Wala naman talagang ano yan, wala namang sagot yan. Parang since nga nung pares pa kayong binata talaga, parang kami, masaya kami. And minsan sa kasiyahan, ang nangyayari dyan talagang go with the flow lang talaga, di ba? Dahil nga live-in kami, tapos nung nagkaanak kami, and hanggang sa mag-propose ako sa kanya, eh, ang naramdaman ko dyan talaga, eh, wala eh, wala namang ano yan eh. Mararamdaman mo lang pag-align na lahat eh, di ba? Align ka na lahat, physically, emotionally, ready ka na lahat, ganto ganyan. And syempre eh, yung... responsibilidad mo bilang tatay, lahat-lahat na yan. And syempre, yung pagmamahal mo sa kanya, yung pagmamahal niya sa'yo, parang lahat-lahat na yan, ano na, naka-max na lahat. Kaya wala nang question pa dyan, no? So parang, yung araw na nag-propose ako sa'yo, yun na yung pinaka-talagang, sinabay ko na sa birthday ko, yun. Kanya-kanya naman tayo ng timing, di ba? Yes. So, hindi naman ibig sabihin na... Mahalaga nag-propose ka sa akin kasi talagang bibigyan na kita ng ultimatum, eh. Yung tipong pag di ka pa talaga nag-propose, talagang susumbong. Oh, pero huwag kayong ma-pressure sa mga lalaki. Kanya-kanya tayo ng timing sa buhay, di ba? Tama naman yun. Ako, naghintay lang walang, talaga. Walang kailangan mas maaga or kailangan mas late or masyado ka ng matanda or masyado ka pang bata. Kanya-kanya or... ng timeline. Oo, oh, walang ano yan, lalo sa pag-ibig. Kanya-kanya tayo ng ano dyan, ng oras dyan. And kapag sa tingin mo, oras mo na.
kagatin mo na. So yan guys, maraming salamat sa panonood. That's it for this video. Like, comment, and subscribe dito sa Smart Parenting para ma-update kayo sa mga bagong lalabas ng mga tips ng mga parents katulad namin ni Bibis at ako ang inyong lingkod, si Cong TV. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, sige, peace out sa inyo. Thank you, Smart Parenting! Power sa inyo. Bye!